Hello po mga kuis! Bago tayo magsimula, kung nais nyo suportahan ang aking channel, mag-subscribe lang at i-hit na rin ang notification bell para lagi tayong updated. Muli na namang tinalakay ni Boss Al Francis Chua ang tungkol sa naging pag-uusap nila ni Calvin at sa pangalawang beses, pinagsabihan niya si Calvin sa mga bagay na hindi niya dapat makita sa kanya. May magandang iaalok si Boss Chua, pero yun ay kung matupad ni Calvin ang kanyang kondisyon. Sinabi ni Chua na mas mainam kung tutuparin niya ito dahil kung hindi, siguradong pagsisisihan ito ni Calvin. Pinatawag ni Chua si Calvin para kausapin. Napansin kasi ni Chua na maraming team na ang napasukan niya kaya magiging last stop na ni Calvin dito sa Magnolia. Naalala rin ni Chua ang banggaan nila dati kaya pinagsabihan niya ito na ayusin na ang buhay niya sa SMC. Dapat din daw patunayan ni Calvin na kaya niyang ayusin ang lahat sa Magnolia. Last conference, bumilib si Chua kay Calvin dahil sa sobrang ganda ng performance niya despite sa hindi paglalaro ng sobra isang taon. Habang naglalaro si Calvin, isang kalmadong tao ang nasaksihan ng lahat. Ibang iba na talaga. Sa katunayan, nakakuha pa siya ng 15.4 points, 11.3 rebounds, 5.2 assists at 1.7 steals per game. Sino hindi mapapabilib dyan? Kandidato pa nga yan sa BPC at Sportsmanship Award. Sabi ni Chua, dapat nga daw kay Calvin binigay yung sportsmanship. Kaso yung ibang mga tao, kapag ka Calvin ang pag-uusapan, iba yung takbo ng isip nila. Sabi ni Chua, bata, ayusin mo yung buhay mo, gagandang buhay mo. Nasa sayo na yan. Patunayan mo sa kanila na tunay na nagbago ka na. Kasabay ng komentong ito, ipinaalala niya kay Calvin na dapat makisama siya sa bagong teammates niya at dahil back to zero siya, si Calvin ang mag-a-adjust. Okay mga quiz, punta naman po tayo dito sa ating ikalawang update. Tungkol po ito sa sinabi ni Coach Leo Ostrea kay CJ Perez. Actually, ang daming natatanggap ni Coach at ng SMB Management na mga komento tungkol sa team na baka mas mapapadali pa nga ang Grand Slam nila kasi yung lineup panggilas na raw. Pero pinabulaanan po ito ni Coach Leo. Anya, hindi assurance si CJ sa easy win. Wala naman daw easy win sa PBA. Tsaka medyo may edad na rin ang mga kasama niya. Tinitingnan din ni Coach na yung lineup sa magkabilaan, sobrang ganda din. Lalo na sa mga karatig na teams, solid na solid. Kung sa bagay, unpredictable ang bawat game. Hindi mo alam na may biglang susulpot pala sa finals na independent team. Anong malay natin? Baka Northport pala yan, di ba? Greg plus Malonzo, Alex or Miralco or Jeep. Ang alam lang namin ay nasa Big 4 pa rin ang mananalo. Chucks! At dahil siksik tayo sa balita ngayon, meron ho tayong pangatlong update. Usap-usapan kasi ngayon ang pag-skip muli ni 30 sa PBA Draft. Si Kume parang naninigas talaga kay 30. Sabi ni Kume, dapat mag-send na siya ng letter sa PBA bilang paliwanag sa pag-skip. Pero mga kuis, sinend na po ni 30 ang kanyang sulat at pinaliwanag ang kanyang sitwasyon. So ngayon, hindi muna masyadong dinetalye ng spin at ng ibang reliable sources ang laman ng sulat. Pero ang konting impormasyon doon ay ang paghingi ng pasensya para may time frame din ata kung hanggang kailan siya dapat sa bilig. Eh kung magkaganon nga, ano naman ang gagawin ng PBA kung si 30 ay hindi nababalik dito sa Pinas? Makatarungan ho ba na iban yung taong may pangarap sa labas at kumikita din ng triple? Sabi ni Kume, hindi naman nila ibaban si 30 dahil nakapag-submit na siya. Pero kung walang sulat, tiyak na ito talagang mangyayari sa kanya. Todo paliwanag si 30 sa sulat na kaya siya nag-skip ng pangalawang beses dahil sa mga injuries niya. Tsaka sabi niya, nagustuhan daw niya talaga ang bilig at ang PBA naman, wala na rin nagawa. Alam niyo ba na ang daming tumututol sa tinatawag nilang draft dodger rule? Kasi parang pinipilit daw nilang paglaruin sa isang ligang isang rookie. Hindi mo rin naman masisisi kung ayaw ng mga rookie sa ating liga. May kanya-kanya naman tayong desisyon. May mga kadahilanan ang mga yan kung bakit ayaw magpa-draft. Ito yung mga sa tingin ko ay dahilan ng mga rookies. Una, kulang masyado ang mga team sa PBA at dahil kailangan mong makipaglaban sa playing time, tiyak na limitado ka sa oras. Kung hindi suswertehin, mababangko ka lang. Pangalawa, ang sahod. Kahit ayaw man nilang aminin pero ang iba sa kanila ito yung dahilan. Masayang maglaro kung binayaran ka ng maraming dolyares. Yun ay kung pera lang din ang habol mo. Pangatlo,
hindi open ang PBA para sa lahat, especially sa mga field foreigners natin. Pahirapan talagang pagpasok. At ito pa, sa mga bagong patakaran ng PBA ngayon, parang hindi tuloy maganda ang feedback ng ilang netizens natin. Bukod sa mga nabanggit ko mga quiz, ano po ba ang posibleng dahilan bakit ayaw ng ilang rookies na magpa-draft? So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa aking channel. This is Sports Desk Media. Stay tuned para po sa inyong shoutout. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Jobert Boris, Macario Abubo, Eli Barrios, Tony Lacayanga, Teody Landini, Marcelo Noel, Diljude Mariano, Ronald Burbosidad, Michael D. at kay Arnold Venus.